Hey yo everyone, nabagsak yung XSR. Hey yo, good day everyone. Welcome to another video. This is a Man Cannot Ride. Tayo muna ay magpapaka good boy. Kasi tayo ay gagawa ng kabutihan para sa ating kaibigan, sa ating tropa. Now, ito yung XSR 900 ng kaibigan ko na si Norman. Nung kalakasan nung huling bagyo, yung sobrang lakas ng hangin, natumba to. Natumba yung Vulcan. Ito kasi nakaharap sila dun eh. Yan. Natumba yung Vulcan papaganito. Natumbahan niya itong XSR na nakaturo din sa pader. Tapos itong XSR tumumba dito sa motor ko. Itong motor ko ang matibay. hindi siya nagalaw. Hindi siya kumibo. Nandyan lang siya. Nakapadak stand siya dyan. Nasa kanya lahat yung bigat nung dalawang motor na to. Ang tindi rin itong CF Moto 400NK na to. So si Octavia to. Okay? So natumba yon, natumba to, natumbahan nitong Vulcan yung tangke ng XSR 900. At na-damage. Ang kagandahan sa ganitong sa XSR 900 na to, ito yung talagang tangke niya. Yan, bakal to ha, bakal tong tangke na to. Bakal tong tangke na to, tapos yung mga nakikita natin na nakapatong dyan ay yung tank cover. Ito yung na-damage. Ayan, may malaking lubog dito. Sinusubukan ni Norman na gamitan ito, yung panghila. Kasi ikakabit mo lang ito, tapos hihilahin mo, matatanggal mo yung dent. Yun nga lang, hindi mo siya magagawa kapag yung lubog ay yung talagang maliliit. And kasi may guhit to, isang guhit lubog yan, tapos bilog yung lubog niya. So ang ginawa ko na lang, binaklas ko na lang yung tank cover ito. Ayan. Tapos pinukpok galing sa likod. Hindi ko na siya mapukpok ng mas matindi pa dahil natatakot na ako. Hindi ko tumutor eh. So ayaw kong ipagsapalaran. Pag pinukpok ko, baka mag-crack. Baka mag-crack yung pintura dito sa labas. So hinayaan ko na lang na may kaunting pang libog. Tapos ito yung mga gasgas. Wala na akong magagawa dyan kasi ano yan eh. Sa pintor na yan eh. Okay, ako muna ay ano ngayon. Bodybuilder ang tawag doon eh. Bodyworks. Oh, bodyworks muna ako ngayon. Hindi ko kaya 'to tumagas yung gasgas na yan ng pintura kasi sa pintor yan eh. Tsaka ito, malamang ito imamasili ng konti tapos papatungo tapos i-repaint lang. Hindi ko na kaya 'yon. So, yan. So, ibabalik ko ngayon dito. Ngayon, ang kagandahan nito eh, natututunan ko tong motor na to. Kahit hindi ko tumotor, natututunan ko siya kung ano yung how it works, ano yung nasa loob niya, paano siya gumagana. Ako nagtono ng suspension nito. Ako yung nag-ayos ng baterya nito. Then, yan ito. Ako yung magre-repair ng bodyworks niya. Tapos natututunan ko yung kanyang mga features niya, mga specifications niya. Then mamaya, ilalabas ko na rin para painitin kasi tagal na itong dumaandar. So ito, yan, ito yung airbox. Ang alam ko, ang ECU nito, nandito rin sa unahan eh, wala sa likod. Or if I'm mistaken, hindi, nandito ata ang ECU nito sa likod. Kasi yung ibang mga Yamaha, lalo na mga, let's say, R1, R6, ang R6 nasa gilid eh. Ang R1 nandito sa unahan ang ECU. Nasa pagitan ng airbox. So anyway, yan o. Maaaral ko, matututunan ko kung anong meron ang XSR 900 sa loob. Kasi doon ako mahilig eh. Doon ako mahilig aralin yung mga kaloob-looban ng mga how it works. Inaaral ko yung how the bike works, how the motorcycle works. Kasi doon ko mas na-appreciate kung paano siya gagamitin kapag alam ko kung paano siya gumagana. Ayan, yan yung kanyang air intakes, airbox, air intakes. Ito nga, hindi, nandito. Nandito nga ang ECU niya. Ito ang ECU. Naku, madilim. Yan. Ito ang ECU na XSR 900. Nandito. Ilang pins to? 64 pins? Ah, hindi. 32. Ah, 64. Dalawa kasi. 2 modules. Dalawang harness. 32. Ano kayong pin out nito? Anyway, kinakausap ko na sarili ko. O yan, at least, diba, ito airbox, ECU, yung main harness niya, yung loom niya pa paganito. Tapos nandito yung mga controls. Air intake, nasa na kanya mga sensors. Sensors nandoon. Ito yung tank.
mas madaling magtanggal ng tangke ng ano, ng XSR. Eh no, very accessible fuel line. Nasaan pa? May paboritong inaalis dito yung mga tao eh, nandito sa loob yun eh. Anyway, so yan. So ibabalik ko na lang muna yung mga cover na yun. Again, this is ano, I'm being a good boy para for Christmas. Ayokong mapasama sa naughty list. So bilang mabuting, I mean, sino pa ba nang magtutulungan dito? Eh, dalawa kami dito nung naka-big bike. Kanya to, akin to. Yung isang naka-big bike dito, yung Chinese. May isa pang naka-big bike dito, yung isa pang Chinese. So apat kaming naka-big bikes. Kami-kami nagtutulungan. Kami-kami ang sa akin humihiram ng tools yung mga yun. So, I don't know. I mean, wala rin akong magawa. Gusto ko lang talagang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Ayan, nagkaroon ako ng pagkakataon. So yun ang kagandahan ng Yamaha design. Meron siyang tank cover. So, madamage man yung tank cover, madaling i-repair. Or kung magpapalit ka yan, mas murang palitan yan kesa sa magpalit ka ng buong tanke. Ito, katulad nito, Vulcan. Yan na yung tanke niyan. Pag yan natumba at tumama yung tanke at madamage yung tanke, yan na yun. Yan yung pagpapalit ka na ng tanke. Itong motor ko, ganun din eh. Tanke rin kaagad eh. But anyway, which brings me, naalala ko, kailan ba ako pupunta? Lumabas na daw yung YZF-R9. So, same engine, CP3 engine, pero ano siya, sports bike design, naka-twin spar frame. So bago, it's a totally new bike, R9. Ewan ko kung kailan ko siya masisilip, kung meron nandito sa Pilipinas, but I'm sure na, I'll check that out. But for now, enjoy na lang muna natin magbalik nitong XSR 900 and maybe a short test ride. I'll see you on the next video.